Magandang araw, magandang oras sa inyong lahat. Sa mga kayo dako ng mundo, naroon sana po ay nasa mabuting kalagayan dahil alam natin ang ating kalusugan ay ang kayamanan. Pag-uusapan natin ngayon ang the funniest statement ni Department of Justice Crispin Jesus Remulla kaugnay sa pinag-aaralan na raw nila nang ideklara na terorismo si suspended congressman Arnie Teves dahil isa raw sa nilalaman ng Anti-Terrorism Act Law ay ang pagbayad sa mga kriminal na para pumatay ng tao at pag-iikot ng mga iba't ibang armas. Ang tanong, saan sila kukuha ng grounds o basis para ideklara na terorismo si suspended congressman Arnie Teves? E yung kaso nga na isinampa nila laban kay congressman Arnie Teves ay na-dismiss sa kadahilanan na nawala ang nasabing kongresista noong isagawa ang raid o search warrant sa bahay niya. Tapos, sasabihin ni DOJ Remulla na ideklara nila si Teves bilang terorista. Ano to, Boyong Remulla? Mauna ang araro bago ang kabayo? Di ba't dapat sampahan nyo na lang ng kaso? At pagkatapos, saka nyo pag-aaralan kung dapat siya ideklara bilang terorista kung hindi madismiss ang kaso na isasampa nyo sa kanya. Ngayon, itong mga pahayag ni Boyeng Remulla bilang Department of Justice Secretary ay nangangahulugan lamang na mahina ang justice system ng ating bansang Pilipinas base sa mga pahayag ni DOJ na baseless. Kaya hindi maikakaila na ang ICC ay nakikialam sa mga kaso dito sa Pilipinas dahil kita naman base sa pahayag ni Remulla na ang justice o ang hustisya natin ay masasabing incompetent at walang kakayahan na litisin ang mga nasasangkot sa iba't ibang krimen. At kung magkakaroon man ng paglilitis sa mga may sala ay justice delayed, justice denied. Yan lang ang komento, reaksyon base sa ating analysis dito sa the funniest statement of Department of Justice Crispin Jesus Remulla. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo ulit.